Hello mga ka-GM, isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. Ito po ano, kung makikita po ninyo, ito may ginagawa tayo ngayon. Bali, pag-welding naman yung ating gagawin ngayon mga ka-GM. Bali, ito po. Pero una sa lahat ay huwag po sanang kalimutan na paki-like and subscribe yung aking mga videos at paki-subscribe na rin yung aking channel. Yan po. Ito po ngayon mga ka-GM, ito kung makikita ninyo, no? Itong ating poste, yung tubo na inilagay dito sa ating pinaka-poste dito sa ating bakod. Poste natin sa kuryente yan mga ka-GM. Yan o. Bumaloktot siya. Bumaloktot kasi nga nadaganan ito ng ng puno ng kahoy nung malakas ang bagyo, no? Yan, kung mapapansin po ninyo, yung kahoy na yon, yung aratilis, yun po yung bumagsak dito sa ating kable at pumatong yung kanyang sangang malaki dyan sa ating kable. Kaya po bumaloktot at nahatak po itong tubo, no? Yan. So nahatak po siya mga ka-GM, kaya bumaloktot po siya. So ayun po yung pinaka-main poste ng kuryente. Ayan, kung makikita ninyo, yan yung kanyang linya, no? Yan. Tapos ito po ngayon ay ginamitan po natin ng chain. Yan, ginamitan natin ng chain at hinatak natin, no? Yan, habang kakatingin po natin ng konti yung kanyang tubo para po magkaroon ng gap yan. Tapos binaon natin dito yung chain, no? Yan, ito. May gamit tayong welding machine dyan. Tapos gumamit tayo ng kadena. Yan, yung kadena, no? Para alalay. Kasi mag-isa lang po tayong gumagawa, mga ka-GM. Ang ginawa po natin dito, ito. Bali, hiniwa-hiwa po natin siya, no? Gamit natin yung grinder. Ito po yung ating gamit na grinder. Yan, hiniwa-hiwa natin siya. Tapos hatakin po natin ng chain ito. Yung chain na panghatak natin, no? Yan, yung makikita ninyo yung poste ng kuryente ayon. Tapos yung puno na malaki, yan yung bumagsak dito sa ating kable. Yan, kaya yan, ngayon natag-ulan na naman, kaya nagkaroon na naman ng mga sanga. At pinutol na po natin yung mga sanga para pagka nagkaroon ng bagyo ay hindi na po mababali at papatong muli dito sa ating kable, no? Dito yung ating kontador. Yan, kung makikita po ninyo, yan yung ating kontador. So ngayon po mga ka-GM ay idiretso po natin tong tubo na ito. Yan, yan po, hiniwa-hiwa po natin siya tapos wewildingin natin para po madiretso natin, no? Yan, mahirap pagka medyo mag-isa lang tayong gumagawa. Yan, kung mapapansin po ninyo, yan o, baluktot na baluktot siya, no? Kasi halos yung buong sanga o buong puno ng aratilis na yon ay dumagan dito sa sa ating kable, kaya bumaluktot, nahatak siya. Yan o. Kitang-kita nyo yung hatak niya. Yan o. Baluktot, no? Yan po. At so patuloy lang po natin na gagawin ngayon. At ipapakita ko po sa inyo kung paano po siya madidiretso, no? Yan. Abangan nyo lang po yung aking mga videos at paki-like and subscribe yung aking channel. Yan po. Itong size ng tubo nito ay D2. Yan. 2 inches. Yung kanyang laki, no? Yan. Tapos dito kung makikita ninyo, kinawit natin yung doon, yung kadena. Yan, tapos hahatakin natin. Ayan po siya. Tapos nandun yung pinakaano natin ng kadena, no? Para mahatak natin siya. Tapos saka natin na wewildingan. Tapos lalagyan po natin ng dito. Brace na angular. Dito banda. So, ayan po, no? At patuloy nyo lang pong tapusin at subaybayin yung aking mga videos para magkaroon po kayo ng idea. Yan, kung makikita po ninyo, talagang baluktot po siya. Yan. Grabe yung baluktot nito. Sa sobrang laki ng ayun, yung dumagan na, no? Puno ng kahoy. Yan. Saka yun yung pinakamin na pinanggalingan ng ating kuryente. Yung poste na yan. At tinigil natin pa sa matala mga ka-GM. Kasi po umulan. Yan, no? Umulan kanina kaya medyo tinigil muna natin, no? Yan. Medyo malapit na siyang madiretso mga ka-GM, yan. Kung makikita po ninyo, yan po. At ang gagawin po natin dyan ay aayusin pa natin yan mga ka-GM. Bali, pipilitin natin matuwid siya para maganda yung maganda yung poste natin, no? Tapos yung welding natin na yan, yung kinat natin, bali popul weld pa natin yan. Tapos lalagyan natin ng brace na angular, no? Yan, so patuloy nyo lang pong panoorin yung aking mga videos at tapusin para magkaroon din po kayo ng idea at dagdag kaalaman na rin po. Yan, siya nga pala itong gitna ito, yan. Bali, ginawa ko ito mga ka-GM. Ako yung gumawa dito. Ito mga
tabla yung kahoy na to. Bali yakal. Yakal yung kahoy na yan. Bali ang gitna to ay sliding mga ka-GM. So, may slide dyan, bali kabilaan. So ito medyo patigil-tigil yung ulan. Paanuhin muna natin na konti kasi maambun-ambun pa. So ayan po mga ka-GM, no? Ito natapos na po natin yung ating in-straight na tubo ng ating kuryente, yan. Mapapansin po ninyo yan, no? Straight na siya. Kasi yung ating tubo na diniretso mga ka-GM, bali sa kuryente po yun ng ating linya dun sa ating bahay. Tapos yung kanyang sa ating field DT, yan sa linya ng field DT, yan siya. Yan kung makikita po ninyo. Bali sa ano yan, internet field DT. Magkasama po dyan mga ka-GM. Dito sa poste ng ating bakod yan, tinayo ko po yung tubo na yan, 2.5 inches yung laki ng tubo natin. Yan kung makikita ninyo, yun lumabas na si Haring Buwan, yun. So ayan po, no? Bali tapos na po siya mga ka-GM. Kinating natin yung ano niya rito, yung bumaluktot na parte, tapos pinulwild po natin yon, paikot yung ating kinating. Tapos ngayon po, after ng full wheel ng ating tubo, bali nilagyan po natin ang angular, no? Brinisan natin ang angular. Kasi nakapatong siya dito sa ibabaw ng poste ng bakod. Yan. Kung makikita po ninyo. Yan po siya. Yan, no?
nakapatong po siya dyan. So ayan po, bali brinisan natin ang angular, hindi na natin pinol wheel kasi nga pull wheel naman yung ating tubo na kinating kanina. So ayan po, ito kasi yung ating contador, no? Yan, yan, kung makikita nyo yung ating contador, yan yung ating contador. So okay na siya mga GM, diretso na siya, straight na siya, no? So ayan po, at ako po patuloy na papasalamat sa patuloy support at panonood ng aking mga videos. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel, GM Outtake. Maraming maraming salamat po.